Magandang araw po ulit sa ating viewers at sa mga subscriber, mga kaibigan, mga ano, shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po? Nagi-spiritual po ba kayo? Tanong ko lang po, ano? Bakit po gusto niyo mag-aral ng LMK? O lihim na kalaman, o lihim na karunungan? Meron po tayong 26 o 26 na virtues na ginagamit po para sa mabuting pag-aaral ng lihim na karunungan. Tunghayan po natin to, medyo talakayin natin ng konti. 26 virtues for LMK researcher or students. Okay. Kayo po ba'y makadiyos? Makadiyos po. Ano man ang ating denominasyon sa relihiyon, makadiyos po ba tayo? Tayo po ba'y madasalin? Alam niyo po yun, di ba? Magkarugtong po yan. Ang pagiging makadiyos mo ay madasalin ka. Sa pagiging madasalin mo, mapupunta ka sa ilang bahagi ng pag-aaral sa Biblia o pakikinig sa mga sermon ng mga tagapagbahagi ng balita ng Biblia. Okay? So, makatao ka ba? Sa pagiging makatao po, sinasabing humanitarian, ano, marami pong bagay na nakaakibat sa pagiging makatao. Hindi yung porket mahilig kang makisama lang sa kapwa mo, makatao ka na. Mahilig ka sa tropa, barkada, makatao rin. Medyo po, di ba? Medyo. Kung makabayan ka po, pang-atlo is makabayan, pang-apat, makabayan ka po ba? Sabihin kapag mahal ka ba sa bayan mo? Or mas gusto mo bang mapaigi ang bayan mo? Hindi naman po mapaigi na ano, no, magiging kritiko tayo sa mga bagay-bagay na kahit wala nang halaga yung pagiging critics natin sa gobyerno o sa ating bayan, makabayan na ang tawag dun. Iba po rin yun. Ibang uri ng pagkamakabayan po yun. Makahayop ka po ba o makakalikasan? Sabihin natin makakalikasan sa mga kagubatan at sa mga damuhan na lang, yung bukirin pala yan . Makita natin yung sarili natin kung paano natin itrato ang mga puno. Diba? Yun iba, ang sarap, putulin daw yung puno kasi madumi yung dahon. Di bali na daw, may lilim naman yung bahay, huwag na yung lilim ng ano kasi nakakatakot. So, putol dito, putol dun. So, puno pa lang yun, ano? Yan yung iba pang bahagi ng kalikasan na iniinugan ng pagkatao ng bawat nila lang sa mundo. Diba? Parang gusto po puro na simento. Kulang po sa pagiging mga kalikasan. Mga hayop ka ba? Hindi po ibig sabihin na makahayop ang ugali natin. Ano? Ibig sabihin po pagmamahal natin sa mga hayop. Yung mga hayop na ginagamit pang araw-araw, may awa po ba tayo sa kanila? Nahahabag po ba tayo sa kanila mga pangyari sa kanila na hindi naman dapat na nasasaktan o nahihirapan o napapabayaan? So, ilang bagay po yun na ano, no, na para bang kailangan pabayaan sa pagpasok ng spiritual? Opo. Ito po yan. Kasi sa gawa po ng Diyos, lahat ang nilalang niya, di ba? So, kung ilan lang ang pipiliin natin dyan, ang mamahalin natin, at aalagaan natin, magkukulang po tayo sa mga katangian of virtues para lumalim sa pag-aaral ng lihim na karunungan, lihim na kaalaman. May linis po ba tayo ng budhi? So, pang ilan yung linis ng budhi? Pang pito? Ano po ibig sabihin linis ng budhi? Ang hirap, ano? Linis ng konsensya yun . Yung budhi mo, malinis. Kung ikaw ba ay gagawa ng bagay, itutulong sa isang taong nangangailangan, nakita mo, itutulungan mo. Kunwari lang po, no? Kunwari lang, ikaw, ako yung kunyari, ako yung lalaki. Nakita ko ang tutulungan ko, isang sexing magandang babae na nangangailangan ng tulong. Ano po kaya ang unang dahilan bakit ko siya tutulungan? Diba? Dahil ba maganda siya o dahil nangangailangan siya ng tulong? Paano po pag pangit? Marusing, madumi, mabaho yung tutulungan. Kaya-kaya ng budi natin na tanggihan yung tulong yung nangangailangan. Isang halimbawa lang po yun. Isang halimbawa. Susunod po tayo ba'y mapagkakatiwalaan?
mapagkakatiwalaan po ba tayo sa mga bagay-bagay? Ito po sa pag-aaral ng lihim na karunungan po ay mahalaga yan. Kasi po may mga sikretong salita, mga banal na salita na kailangan natin ingatan at hindi natin dapat ipagmayabang o ipagkalat ng basa-basa na tayo ay ano, ganito-ganon ni maestro o ni gurong ganito. So, yung mga kwento ng kanilang aral ay hindi po natin basta dapat na ano, ipamahagi sa iba. Tayo mag-aaral pa lang. Tapos eh, ang ano natin sarili eh, ipamimigay natin yung mga tinago nilang aral na piling-pili ang pinapamahagian. So, hindi po tayo mapagkakatiwalaan kung sa ganun. Tayo ano. So, dapat po mapagkakatiwalaan. At may likas po ba tayong pagiging mapagkumbaba? Ano po yun? Humility, pag mapagkumbaba? Tama po ba yung interpretasyon ko? Ano, definition ko nun? Kailangan po kasi medyo meron tayong kaibaitan ng loob eh. Hindi po lahat ng bagay dahil kaya natin makipagtalo, makipag-away o umalma sa isang pangyayari, eh, aalma po tayo. Walang simpleng bagay lang po yun. Kailangan po natin gamitan ng pagiging mapagkumbaba kasi ang kaharap po natin, mga tao, eh, hindi naman kagaya ng natin na nasa pag-aaral ng mga spiritual, dapat po lalawakan natin ang pangunawa sa kanila. Okay, likas po ba tayong matulungin? So, yung likas na matulungin, parang example natin kanina, kung malinis ba ang budi natin sa pagtulong doon, eh, matulungin ba talaga tayo? Likas po ba sa atin matulungin sa mga nangangailangan? Kailangan ng ano? Tulong. Anong klaseng tulong? Diba? Anong klaseng tulong? Depende po sa tulong, diba? Pero kung may likas po tayo na sarili natin na tumulong sa nangangailangan, lalo na kung para sa kabutihan, o ikabubuti ng kararami at isasalba ng buhay na nangangailangan, maging iyan ay hayop man, tao, o mga tumutubo na kaparte ng kalikasan. Mas maganda siguro na gamitin natin pagiging matulungin natin. Kaya nga po, kung may likas tayong ganun, posible po tayong magtagumpay kasi virtues o katangian. Virtud eh, parang ganun, ano? Katangian po itong mahalaga para sa nagpa-practice ng lihim na karunungan. Magalang po ba tayo? Bakit kailangan natin magalang? Una po, yung paggalang natin sa nagtuturo sa atin, sa magulang, sa mga kasamahan, ay mahalaga po yan. Paggalang natin sa kalikasan, magkaugnay po yan. Paggalang natin sa ating pagkatao, kailangan din po yan. Ngayon, marespeto po ba? Respeto? Paano po masasabi marespeto ka? Kung ikaw ay isang mayabang na tao, huwag mong mapagmataas, mapag-imbot na tao, yung respeto mo sa kapwa mo, nawawala na. Napatapat ka sa taong wala rin respeto. Ikaw din walang respeto. Ano mangyari? Ala, away kayo. Diba? So, minsan kailangan natin practice yung sarili natin. Kahit nakaharap tayo sa taong walang respeto sa kapwa, gamitin natin yung ating mga virtud ng katangian para yung taong walang respeto ay mapatulad sa atin na marunong tayong magbigay ng paggalang respeto sa kapwa, maging siya kung ano man ang kanyang pagkatao. Diba? Yun po, respeto sa kabaligiran, sa tao, sa kapwa, sa karamihan ng umiinom sa mundo, kahit yan yung kalikasan, respetuhin po natin. Kasi kaya nga po eh, yung iba na inkanto, walang respeto po sa ano eh, sa mga lugar na pinupuntahan nila. Okay? Mapagbigay ka ba? Mapagbigay sa anong bagay? Ito ba? Marami pong konotasyon o maraming kaakibat yung salitang mapagbigay. Kung ang tao po ay nangangailangan, meron naman tayo, sobra naman. So yung iba nga po eh, walang-wala, tumutulong pa. Likas yung pagiging matulungin at mapagbigay para lang sa kanilang kapwa na hindi nila kayang tanggihan or nangangailangan nga kasi. So magkakaugnay po itong mga virtues na ito na binabanggit ko. Maunawain ka ba? Maunawain ka sa iyong kasamahan, sa iyong pamilya, sa lahat halos ang bagay na uunawaan mo? Ibig po sabihin, mataas ang uri ng iyong karakter. Mataas po. Kaya nga, nakahilera sa magandang katangian na virtues.
Matatag ba ang yung loob? Bakit po matatag ang loob? Ito po, LNK po ang pinapasok natin, ang inaaral natin. Ang katadagan po ng loob ay mahalaga. Kasi, maharap kayo, makakaharap nyo, mga principales ng mundo. Eh, mga spiritual po yun, makapangyarihan po yun. Tatakutin kasi sa salita nila, sa itsura nila, sa mga paramdam nila, na para ka nasa pelikula ng mga kababalagan at katatakutan. Pag hindi po matatag ang inyong kalooban, magkukulang kayo ng ano nyo, ng inyong kalakasan. Okay? Matyaga. Bakit po kailangan pagtsatsaga? Sa pag-aaral po ng liim na karunungan, kahit sa pagbabasa man lang, parang nasa eskwela ka, kailangan po ang matyaga. Kailangan ng tiyaga para masundan, mamunti-unti mo yung hangarin na magawa mo. Pasensyoso ka ba? Kasi po, boring ang karamihan ng bagay, o kaya naman, baka sa kakaaral mo ng ano eh, ubos naman ang pasensya mo dahil sa haba ng panahon at oras na gugugulin mo para ikaw ay gumaling o umasenso o ma-develop ang kakayahan sa pag-aaral din na karunungan. Simpleng bagay lang po ng pagtsatsaga yan, yung sinasabing pasensyoso. And maaasahan ka ba? Maaasahan sa anong bagay? Ganun din po pag ikaw ay nakapasa na o nag-aaral ng pag-spiritual, kailangan pong alam nyo, sarili nyo na maaasahan ba ako ng, mula sa pamilya ko o sa ibang tao na nangangailangan ng presensya para makatulong o maka-assiste sa kanilang mga gawain o kailangan sa buhay. Kahit hindi po financial, ano? Kahit po financial, kahit tinawag sa 10 oras ng gabi para umasiste sa mga emergency, ano, kung tayo ligas na matulungin o kung tayo may kaalamang spiritual, maasahan po kaya tayo. Maayos ba ang ating kaisipan? Bakit po kailangan maayos ang kaisipan? Kasi po pag hindi maayos ang kaisipan sa pag-aaral ng LNT, baka po magkagulo-gulo ang ugat ng ating utak at magkaroon tayo ng kakaibang mga pangitain. Pangitain po, kaya po ang sinasabi ng mga ating mga eksperto sa psychological na larangan, eh nagkakaroon po ng ano, ng imbalance ng ating ano, ng ating kaisipan. Dahil nga po, iba ang tinatahak, sila ay nasa medical, eh ito eh spiritual, so hindi po magkadugtong yun. So kapag ka po kulang ng kaisipan ng ating, at tamang kaisipan, hindi maayos ang kaisipan, marami po tayong sabihin nakikita, nararamdaman, o kung ano-ano pa. So doon pa lang po, may sumasablay na sa atin nun. Hindi po normal yung ating kaisipan nun. No? Para tayo nakipaglaban daw sa mga espiritu ng kung ano. Medyo ano po, kailangan iayos po natin kaisipan, gusto nating taharin yan. Maaring mananakot kayo ng sabi nakikita, pero ano lang, imahinasyon ng iba dun. Then, mabuti ba ang kalooban? Mabuti ba ang kalooban nyo sa mga, sa inyong papa o sa mga ano, sa paligid? Kasi po, may kalooban nga na kunwari, eh, mabuti lang. Kunwari, kasi nag-aaral po, eh, nag-aaral ng liyon na karunungan sa mga guru nila. Pinapaniwala nila na mabuti ang kadalang pagkatao. Marami pong ganyan. Mayroon po akong isang namit na ganyan. Na, hindi ko na po alam kung nasan siya. Pero, nga eh, dahil nga sa hindi mabuti ang kalooban, nawala na po siya sa sirkulasyon. Okay? Mabuti ba ang pagkatao? Yun ang isang ano. Diba? Dito, yung kabutihan ng pagkatao natin, nakasalalay ang ano, ang pag-aaral natin kasi once na makalusot at hindi na trace ng nagtuturo at napagana ng taong yun ang kanyang ano, hindi po magandang espiritu ang nagpagana nun. Actually, parang napapaso po yun pagsasama, pagka mag-join siya sa mga grupo ng mabubuting spiritualist o nag-aaral ng liyon na katulungan. Para pong napapaso yun. Mga bagay sa katawan niya na ano, na hindi maintindihan, na nararamdaman. Kasi po, yung pagkatao niya ay may bahid ng kalokohan, ng kamalian, kasamaan, na tinatago niya. Tago-tago po yun. So, walang pinagubwa po yun sa istorya ng Biblia, sa mga
mga mapanlinlang na espiritu at saka yung mga rebelling spirit, rebelling ng hell. Masunurin. Bakit po kailangan na masunurin? Kasi nga po, mayroong pamantayan na iba na pinapatupad kapag ka ang pag-i-spiritual mo eh yung malalim. So mayroong kahit sa mababaw rin na may mga pamantayang mababaw na kailangan natin sundin kung gusto natin mag-join, diba? Kung gusto natin sumali. So doon po malalaman kung kaya natin yun sa basic o sa mga payak na pamamaraan ng mga alituntunin kung kakayanin po natin. So masipag ka ba? Masipag saan? Kasi po may mga schedule po na kailangan nating tukdin, may mga lakad po na kailangan gawin o puntahan, and may mga pag-aaral na kinakailangan ng oras na ginugugol. Ngayon, minsan pag tinatamad, let's say maaga, ako po, tulog pa ako nun. Paano na, guru? Tulog pa po ako nun, di ba pwedeng, Diba? Ngayon, medyo mahirap yun, idugtong yung schedule nila at schedule natin. Kung magkaiba, yung sipag natin, yung masipag ka palang mag-blackball, mag-lakwatsa, tapos yung masipag ng So, pagsilbi sa mga tao na nangangailangan. Okay? Masinop ka ba? Alin po ang dapat isinop? Kasi po, eto pag-aaral ng bihim na karanungan ay ginagamitan na. Kasi sa dami po ng mga dasal na kailangan yung natin isulat o kopyahin, baka po kayo mawala ng kopya kung ang inyong wala kayong pagsinop kung saan nyo lang nilalagay. Pinapakibili nyo sa kapatid nyo, sa nanay, sa tatay, o sa kaibigan sa ibang lugar. Kulang na po sa pagsisinop. Ang dami po ng kailangan na gawin. Diba? Ang dami po. Kaya nga, kailangan madasalin tayo at maka-Diyos para minsan kahit tayo nalilito na. Kasi yung maayos na kaisapan natin, nakakargahan na sobrang obligasyon. Kailangan natin maging maka-Diyos, madasalin tayo. Para magkarugtong yung pag-iingat nun. Kasi may mga bagay po talaga na malilimot-limutan natin. Okay, mahinahon ka ba? Bakit ko po kailangan ng kahinahunan? Kasi po, pag nag-aaral ka ng ganyan, baka isang halimbawa nalaman ng isang kakilala na ikaw ay nag-aaral, magkasubukan kayo ng tanungan at pilosopuhin ka sa mga bagay-bagay. Sabihin, sa demonyo yung pinag-aaralan mo. Baka po maubos yung iyong pangunawa. Diba? Maubos yung hinahon mo, inupakan mo na lang. Diba? O kaya naggagamot ka. Gagamot ka, lumalabad yung iyong pasyente o gagamot yung kasamaan mo, ikaw ay apprentice. Nanood-nood, yung nga lang iba yung kilos ng espiritong nasa katawan, baka maubos ka ho ng kahinahunan, maubusan ka po nun. Baka naman umbagin mo na, diba? So, kailangan po yun hinahon. At eto pong pinakahuling nakalagay dito sa 26 na katangian, kabaitan, mabait ka ba? Ang kabaitan po kasi, sekreto yan ng isang individual na malaki po ang kapakinabangan. Magagamit po yan sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon. Dahil aharap ka sa iba't ibang uri ng pakikisalamuha sa tao. Buti sana kung normal na tao po ang kakaharapin ninyo. Yung sabihin natin na walang sanib, walang likas na magulo, likas na maloko, kaya po pa rin nating sakyan yan. Pero kung likas na may bait ka naman, laban sa likas na maloko, sabihin natin tarantado, may kagaguhan sa pagkatao, magagamit niyo po yung kabaitan na yan. Kaya yan po, malaking bagay po ang ilang bahaging ito ng katangian of virtues ng mga nag-aaral ng bihin na katulungan. Okay, susunod po nating tatalakayin. Abangan nyo po sa mga susunod. Yung iba namang katangian, bakit hindi dapat pumasok ang isang tao sa pag-LMK o malalim na pag-aaral ng bihin na katulungan. Magandang araw po muli sa lahat.